Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing apat sa buwan ng Hulyo taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, makakatutubong alangan mangyan na natili ang pagtuto sa hydropower project kasunduan ni Labag-Umano ng Santa Clara. Energy sector sa lalawigan, nagtipon sa idinaos na power forum ng Ormeco. Pagpapatala para sa katipunan ng kabataan at barangay elections, nagsimula na. Sa detalye ng ating mga balita, maliban sa Traffic Management Office, nasa ilalim na rin ng supervision ni Public Safety Department Chief Nelson Aboboto ang task force na silang naatasan namang mahigpit na magpatupad ng mga ordinansa ng lungsod. Ayon kay Chief Aboboto, bagamat hindi pa sapat sa ngayon ang mga tauhan ng task force, tuloy-tuloy naman ang pag-ikot ng mga ito sa lungsod upang ipaalala sa mga Kalapeño ang mga ordinansa hinggil sa trapiko, pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan, pagsusuot ng helmet, pagbabawal sa pagkakalat at iba pa. May nagsasabi na kaya ating binuo ang task force para madisiplina yung ating... Hindi po, ang disiplina naman talagang sa ating sarili nagsisimula eh. Hindi na kailangan ng isang tao para tayo disiplina niya. Ikaw na yan, ligas na sa atin yan. Kung wala kang disiplina, wala tayong magagawa. Lahat naman eh, yung traffic ordinance, at saka yung anti-smoking, helmet, anti-littering, yung pag-iinom sa kalye, paglalakad ng kubad, walang damit at pantaas, anti-littering, smoking, lahat po yung ating ordinansa na pinatutupad. Yan po ay trabaho ng task force at saka ng TM. Paalala ng opisyal, higit sa usaping trapiko, parehong autorisadong manghuli ang task force at mga enforcers. Ang kaibahan nga lamang anya ay umiikot ang task force at maaaring manghuli maging sa mga barangay sa labas ng kalunsuran. Hindi naman kanya pa task force, ito lang ang trabaho mo. TM mo, ito lang ang trabaho mo. Pare-pareho po yan, isa yung trabaho namin. Pwede po manghuli kahit sino. Ang pagkakaiba lang kasi ng task force, ang task force, ito ay, nakakalayo sila. Hindi katulad ng traffic management to, traffic enforcer natin, na naka-extend sila o stationary doon sa mga lugar. Samantala, tiniyak naman niyang walang puwang ang mapang-abusong tauhan sa kanila. Payo niya sa mga mamamayan ay pagbigay alam kaagad sa kanila kung may mga umaabuso o nagsasamantala sa kanilang mga kasamahan. Hindi ko naman sila eksaktong nakikita. Hindi ko naman monitor yung kanilang ibang ginagawa. Kaya po, pag nakita nyo na umaabuso yung ibang tao natin, hindi lang naman, basta taong gobyerno, no? Hindi lang task force at saka TM mo. Ipagbigay alam nyo po agad sa amin. At atin pong bibigyan ng action kung ano man yung kanilang dapat ibigay sa kanila sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Kaya sabi ko sa inyo, pag nalaman nyo po na may ginawa sa inyo na pang-abuso, ipalam nyo po agad sa amin. Pero kami, pag nakita namin na talagang umaabuso yung mga tao namin, ay aming gagawa ng paraang mabigyan sila ng kaupulang action. Sa uli, binigyang diin ni Chief Aboboto na dapat bilang mga Kalapeño, bawat isa ay marunong ng sumunod sa mga ordinansa ng lungsod at hindi na dapat pang masita o mahuli ng task force dahil sa paglabag. Sa ibang balita, sa pagsisimula ng registration, nagsandya hindi lamang ang mga kabataan kundi maging ang mga regular voters sa tanggapan ng City COMELEC upang magpatala para sa sanggunian kabataan at barangay elections, 15 ng buwang kasalukuyan. Sa City COMELEC, maluwag pa ang pila sa unang araw ng registration. Ganun pa man, kontrolado pa rin ang pagpasok ng mga magpapatala sa loob ng nasabing tanggapan. Para sa katipunan ng kabataan na silang maghahalal ng sangguniang kabataan officials, maaaring magpatala ang edad 15 hanggang 30 anyos, lahat ay kukuna ng biometrics maging ang mga menor de edad, ngunit ang maaaring kumandidato para sa sangguniang kabataan ay 18 hanggang 24 years old lamang. Samantala sa bahay naman ng Bako, ilan lamang ayon kay Election Officer Rene Pagilagan ang nagparehistro sa kanila sa unang araw. Ngunit inaasahan nilang sa araw ng Sabado at Linggo ay dadagsa mga magpapatala higit sa katipunan ng kabataan dahil walang pasok. Hanggang July 30 lamang ang pagpapatala at dahil sa igsinang panahon, ipinagbawal muna ang pagpapatransfer para sa magrerehistro. Magdala lamang ng valid ID, birth certificate o marriage contract. Nakatakda naman ng barangay at SK election sa 31 ng Oktubre.
Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Dahil sa patay-sinding kuryente at madalas na brownout na nararanasan sa lalawigan, isang power forum ang idinaos Oriental Mindoro Electric Cooperative kasama ang mga kinatawan ng energy sectors sa panguna ng National Electrification Administration, Department of Energy at sa mga independent power producers sa lalawigan. Paliwanag ng Ormeco sa kasalukuyan ay nahahati sa dalawang grid ang lalawigan, ang North Grid na sumasakop sa Calapan, Bako, San Isidoro, Puerto Galera at Nauhan, at ang South Grid na mula sa Bayan ng Victoria, Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Pinaghati ito dahil sa hindi pa natatapos ang pagsasaayos ng mga transmission lines ng NAPOCOR mula sa Victoria hanggang Bansud. At ayon sa NAPOCOR, ang rehabilitasyon ng kanilang transmission lines na nasira noong nakaraang bagyong Nona ay tinatayang matatapos sa taong 2018. At nakadisenyo ito na mas mataas na mga poste o 69 transmission line. Paliwanag pa rin ng Ormeco hanggat hindi na isasaayos ang 69 kV transmission line na pag-aari ng NAPOCOR ay hindi rin maitatawid ang supply ng kuryente mula sa mga planta na nasa Calapan at San Isidoro. Dito tanging ang mga units ng Mindoro Grid Corporation at Global Power Resources lamang ang maaaring mag-supply ng kuryente sa South Grid. Kaya naman, nang umabot ang demand ng mga nasabing bayan sa 16.67 megawatts, dito na nakakaranas ng malimit na brownout o load shedding ang ikalawang distrito. Kabilang na sa inihaing alternatibong solusyon sa nasabing forum, ang paglalagay ng karagdagang 4-5 gensets na itatayo sa bayan ng Pinamalayan o Rojas, kung saan ito ay nakatakdang maitatayo at maisasaayos sa loob ng humigit kumulang 2 buwan. Bawat sektor na dumalo sa Power Forum, particular na mga independent power producers, ay inaasahang magsusumite ng technical proposal sa kinahaharap na problema sa kuryente ngayon ng lalawigan. In accordance with the mandate of the IPIRA, no, kailangan nilalo po ng supply ng kuryente. So maaaring po ba na i-formalize natin po yung inyong mga individual solution proposals dito sa ating problema. Nang sa ganun, maging official talaga itong ating pagpupulo at merong pagbabasihan naman po ang Board of Directors ng Ormeco at magampanan nila naman yung kanilang mandate din na when making resolutions, it's based on hard facts na mula mismo sa mga suppliers and technical people. So yung po lang sa amin ating request upang mas madali pong makagawa rin ng DOE na kanilang official report sa Secretary na base na rin po sa inputs ninyo, hindi lamang po verbally kung hindi in writing. Can we expect that from you, that cooperation? Pwede po ba? Pinangunahan ang nasabing Power Forum ni bagong NEA Administrator Pete Ilagan, NEA Deputy Administrator Engineer Edgardo Piamonte,
or Mecha General Manager Engineer Patrocinio Panagsagan, DOE Representative Emmanuel Talag, at mga kinatawan mula sa mga independent power producers na Orming Power Incorporated, DMCI, Power One at Mindoro Grid Corporation. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nananatili ang pagtutol ng mga katutubong alangan mangyan sa proyektong hydropower project dahil sa di umano'y paglabag ng Santa Clara Power Corporation sa nilagdaang kasunduan sa pagitan ng mga katutubo at ng naturang kumpanya. Ito ang naging pahayag ni Segundo, isang alangan tribal leader sa ginanap na technical conference ng DNR, kasama ang ilan pang konsernadong ahensya ng gobyerno sa Kapitolyo kamakailan lamang. Ayon sa leader katutubo, una niyang inirehistro na hindi sila sang-ayon sa naganap na kasunduan. Ganun pa man at ilang taon na rin ang nakalipas, wala na rin silang nagawa. Inaasahan na lamang nila ang pagtupad ng Santa Clara Power Corporation sa nakapaloob na Memorandum of Agreement kabilang na ang pagtulong sa pagsasaayos ng kanilang aplikasyon para sa Certificate of Ancestral Domain Title o CADT bago matapos ang 2013. Di ni Segundo, malaga sa kanilang usapin ng CADT, bagamat dapat ring tumupad ang Santa Clara sa ilan pang kasunduan kaugnay sa tulong pangkabuhayan at infrastruktura sa kanilang komunidad. Na may blip up, may gawa sa amin sapagkat ito po ang talagang matagal na pong inihiling ng tribong mga alangan. Ito po ay talagang noon pa po, hindi pa po ako leader. Maliwanag po ito ang inihiling ng ating mga naunang leader na iyawat sa tribong mga alangan ang kanti namin na matagal na po namin pinaprasis. Ngayon po, nabibiglan po kami. Ito, tingnan, 2007. Nag-apply po yung Santa Clara. Napakadali pong mag-apply. Ano po ang parte sa katutubo? Ang mga barangay po ng katutubo, hindi po naikwan sa kumbaga, sa ipera na magiging voice o magiging kaparte ng dapat sa mga katutubo ng mga barangay. Hindi po, ang tingin ko po, hindi po na kanila mabubunta yung ganang financial na suporta na sa iperalo kung hindi doon sa mga barangay ng Arangin at Barbar. Pangalawa po yan. Pangatlo po, ito po, yun din po yung nasasahan sa buha na ito parang nasilaw po kami, yung mga leader ng tatlong barangay na hindi po ang sinihiling nila nung parang ipiyasi, hindi mababago yung pangalan ng Santa Clara bilang proponent.
Bakit ito lagi katiwira na ito, iba pang kung ano, mga, hindi namin po, yung mong discussion kanina, naiintindihan po namin. Dahil, ang talagang kinukuha po ng tribong ng tribong alangan, kati mo na po, pati po yung aming ama ng gobernador, ng lalawigan, mga noong nauna pa, nahihirapan po sa amin sa tribo na mag-implement ng anumang project sapagkat pag nagsumangayon na po kami, wala na po kami dahilang tumutol sa mga susunod pang mga proyekto. Yun po yung pananaw namin at unahin po yung kati. Samantalang ito noon pa po inihiling. Palibasa na po siguro, interdis naman po, na markira. Ang tingin po namin doon sa 500,000 na inoffer po ng Santa Clara para sa pag-delineation ng aming conversion to kate, ang tingin po ng kapto po pagdating araw, hindi po amin, ang aming ancestral domain. Kung hindi po, ito pagiging sa kung saan po corporation. Paliwanag naman ng NCIP sa naturang pagpupulok. Nasa proseso at hinihintay na lamang ang resulta ng isinagawang survey para sa Certificate of Ancestral Domain Claim o CADSI ng mga katutubo. Hindi rin anya dapat mangamba mga ito na mapasukan ng kanilang lupang ninuno ng iba pang malalaking proyekto. Anong kalilihan ni Kagundo yung tungkol sa kanilang CADSI? Parang sinasabi po nila na pag wala pang CADSI, madali lang pumasok yung mga project. Ano po? Actually po, kay may kagti, kay wala, basta may lupang ninuno, automatic po yun na dadaan sa proseso natin. At ginagaling po yung sa batas. Ano po? Yung sinabi niyo po na may walang kagti at madali lang papasukin ng mga projects ang inyong area, hindi po. Mapalad po kayo at may kagsi nga na nabigay ng DNR. At yung status po nito, particularly yung CADSI 86, yung the process pa po ng social preparation activity. Yung CADSI 124 po, inaayos pa namin yung report, tapos yung sinisolve po ng survey, dahil na perimeter survey na po, inaantay pa namin yung kasi nag-survey nito na ating engineer ang kataon na nag-design. So yun po ang inaantay namin sa regional office. Ano po? Yung sinabi niyo na, ano po, yung isang sagot din po yung sinabi niyo na yung 500,000, baka po pag naibigay po ng company ito bilang assistance nila sa delineation natin, eh magiging kanila po yung lupa. Maliwanag po noon na sinasabi po namin na hindi po. Parang tutulungan mo lang po sila sa pamamagitan na ng pagbibigay na financial support dahil na po alam po natin na NCIP may kulang sa budget. Pero at any rate, wala na po yun. Wala na pa tayo pag-usapan. Wala na po yun. Dahil na nakita namin kung yan lang ang dahilan at hindi kayo magkakasundo doon sa ibang, yung tatlong barangay at yan, hindi na po natin tinanggap yun. Ano po? Yung sinabi nyo naman po na yung sinabi nyo naman po na oo nga, nandun ako pero hindi po ako pumirma doon sa MOA. Tama po, hindi po kayo pumirma. Pero doon sa project po, ayon doon po sa nakita doon po sa documentation, doon sa attendance, naging part po kayo ng process. Hindi lang po kayo siguro nagtana doon sa signatory doon sa mga. Doon naman sa mga rason sa bakit naging Santa Clara, naging Katwira, ito yun, siguro ang ating legal law, yung aming... Ay naman kay Father June Florida ng Mangyan Mission. Maraming usapin pa rin sa pagitan ng proyekto at mga katutubo ang hindi pa malinaw. Anya, hindi pera ang pangunahing pinaglalaban ng mga katutubo, kundi ang kanilang lupang ninuno at ang kanilang magiging kalagayang pamumuhay sa naturang lugar. Mayroong mga bagay pa yung hindi ganong malinaw, lalo na sa parte ng mga katutubo, dahil kagabi nung nag-usap kami, ang sabi nila, Father, ang aming laban naman ay hindi lang dahil sa pera, kasi ang aming pinaglalaban ay para sa lupain ninuno. Kaya nga, kanina kung napansin natin, nung lumabas ang nagsalita yung unang dalawang mangyan alangan, parang ganun ang gusto nilang ipahiwatig yung tungkol sa lupa. Sana ito ay hindi lamang usapin talaga ng ordinaryong pinsala, kundi pang matagalan na solusyon dahil ang kanilang pinaglalaban ay para sa kanilang lupain.
Ipinaliwanag din sa nasabing pagpupulong na ipinag-uutos ng batas na mga project proponent tulad ng Santa Clara Power ay kinakailangan mag-secure ng Free and Prior Informed Consent o FPIC sa mga katutubo kapag ang proyekto ay sumasakop sa lupang ni Nuno. Ang FPIC ay consensus ng mga kasapi ng komunidad ng mga katutubo hinggil sa proyekto. Ang naganap na Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng SANAMA, SCPC at NCIT ang nagbunsod upang maglabas ng Certification of Precondition ang NCIT bilang patunay na nagbigay ng pagsang-ayon ang mga katutubo sa naturang proyekto. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putuli na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Yensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Gaya ng taong-taong nakagawian, muling umiral ang diwa ng bayanihan sa Bayan ng Bako sa ginanap na bloodletting activity sa panguna ni Vice Mayor Eric Castillo, 15 ng buwang kasalukuyan. Naging commitment na ng Vice Alcalde at mga kababayan nito ang regular na pagbibigay ng dugo para sa mga nangangailangang kababayan sa tulong ng Oriental Mindoro Blood Council. Sa panen kay Vice Mayor Castillo, sa tuwing magkakaroon sila ng naturang aktibidad, ay hindi mawawala ang mga blood donors mula sa Philippine National Police, Philippine Army, partikular yung mga reservists mula sa kanilang bayan at sa Puerto Galera, mga guro, barangay officials at iba pa. Ikinatutuwa aniyang sa tuwing magkakaroon sila ng bloodletting activity ay hindi bumababa sa 100 katao ang nagbibigay ng dugo. Every year kasi, nagkakanap talaga tayo para tulong natin sa blood council para dun sa mga nagiging pasyente sa provincial hospital, mga indigents na hindi talaga kapabulan ng dugo. Ang partners natin every year, ano na yan, regular na yun, we invite the BNP, the Philippine Army, yung reservist ng Bako in Puerto Galera, headed by the CDC o camp nila sa Suki. And then, yung mga teachers, Bureau of Fire, kasama natin ngayon, and yung PTA Federation, barangay officials. Yung invitation natin sa kanila is kung sino lang po yung mag-comply. Hindi naman natin sila pinapwersa, pero luckily every year, every time na mag-landetting, hindi tayo pumababa sa 100 donors. Kaya mas maganda sila. Maganda yung nagiging sa kanila, orientasyon. Kasabay naman ito ang panawagan niya sa mga barangay officials na tulungan sila sa paghikayat sa kanilang mga kabarangay na makiisa sa bloodletting upang mas marami ang makapaghandog ng tulong sa mga nangangailangan ng dugo. Hinihikayat natin lagi ang ABC, yung Association of Barangay Captains, na maging ganun sila na-inform yung mga mamamayan. Minsan maganda rin kasi talaga yung dudunay. Pero marami pa rin, ang alam lang talaga is mag-request ng dugo, pero they are not into giving yung kanilang dugo.
Pero lagi rin naman natin silang tutulungan dyan. Kapag kailangan nila, we give referrals at pag-available din ang lindo ko, they can avail the free blood na pwedeng gamitin sa kanilang mga pasyente. Sinisikap ni na Vice Mayor Castillo na magkaroon ng blood donation activity 3 beses kada taon, ngunit dahil sa nagdaang eleksyon ay ito pala mga unang aktibidad nila ngayong 2016. Samot-saring parangal na ang nakamit ng Bayan ng Bako mula sa OMBC dahil sa regular nitong donasyon ng dugo, tulad ng Kabalikat, Masagana at Kabayanihan Awards. Naging galuner na rin si Vice Mayor Castillo matapos na makapag-donate ng 9 beses. Sa ating pong public service, ipinababatid ng Department of Science and Technology na ang application forms para sa 2016 Junior Level Science Scholarship sa ilalim ng Republic Act No. 10612 ay available na sa mga sumusunod na tanggapan. DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, 2nd Floor HM Center Building, JP Rizal Street, Camilmil, Calapan City. Telephone number 04328-8791. Minscat Calapan City Campus, Masipit Calapan City, telephone number 04328-6-7371. Minscat Main Campus, Alcate, Victoria. Minscat Bongabong Campus, Bongabong Oriental, Mindoro, telephone number 04328-3-5570. Maaaring i-download ang application forms sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline po sa pagsusumite ng aplikasyon ay sa September 9, 2016, Biyernes. Sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang petsa ng eksaminasyon ay sa October 16, 2016, araw ng Linggo. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa mga numero bilang 0918-313-9427, 0927-522-5707, 0998-577-3094. Maaaring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa numero bilang 04328-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.